Yo mga chong, isang mabilis lang para sa Gilas updates. Semifinals, Gilas kontra China, saklap ng ating umpisa. Jolene yata gustong laruin ni Oftana. Habang ang China ay panay ang pa-shoot sa tila, batya. Buti na lang last 2 minutes ng quarter nakadikit tayo. Bawas tambak kahit papano. Nauwi sa 2 na lang ang lamang ng China dahil si Scotty naglalarong pang malaki. Kakombo si Kraken na umaasinta kahit ang kaharap din ay malaki. Kahit saglit kailangang ipahinga ang unang 5. Kaso ang pamalit kundi baldog ay napakalamya. Sa ikalawang kanto, hirap na makatira ng maganda ang Gilas. Habang tila napakadali naman sa China na makabutas. Bantay sarado si JB. Buti na lang at may baong tapang itong si Scotty. Kaso tambakan tayo after ng unang kalahati. Literal na di tayo makaporma. Nagmukhang mabagal ang Gilas sa kengkarot na China. Sa third quarter nagkaroon ng pag-asa ang Pinas. Si CJ Perez na ay nakakapagpalusot na sa butas. Nakabawas-bawas na tayo dito dahil si JB ay kayod na ng gusto. Kaya nga patukod na sa sobrang pagkahapo. Pagdating sa huling kanto, dumikit na tayo dahil si JB ay sinapian na dito. 3 ang pinuro. Nag-it's time din si Kevin Alas na may 2 tirang matikas sa wakas. Pero ayaw bumitaw ng China sa kalamangan. Tapos sinabayan palang Gilas ng turnover sa crucial. But wait, ang kamay ni JB ay may natitira pang init. Magkasunod na 3 pa ang hinirit. Pero itong huli ang pinakamalupit dahil sa bahay nyo, yan malamang ang nagpayanig. Lalo na nang ang China ay tuluyan ng lumamig. Etong huling tumira, malamang puyat to. At yun na nga, na-experience ng China ang magic ni Justin Brownlee. 33 points ang dinali ni JB. Yung ginawang milagro ni JC sa 3 noong WC, ginawa ng bagong version ni Brownlee. Mas mahirap nga lang to dahil Gilas ang taghabol. Noong 2016, Barangay Ginebra fans ang kanyang pinasaya sa kanyang 3. Ngayon ay Pinoy fans naman ang kanyang pinalundag sa tuwa. Bahagyang nakalimutan ng ilan na sila'y makachotreyes o hindi makahinebra. Dahil ang importante, mahalaga, ang Pilipinas sa finals ay pasok na. Si Scotty Thompson ay umulit ng 2 sablay sa crucial free throws. Pero ibigay na natin yan sa kanya dahil sulit naman ang sipag at trabahong ginawa niya. Naka 13 points at naglaro na naman na parang sentro. Pareho sila ni JB na ngayon nagmalakalabaw at kabayo. Si Junmar Fardo ay naka 8 points pero iwan nga sa depensa si Kraken. Si Ange Kwame ang sumalo ng trabaho sa pagbabantay at nakakaabot din naman. Kaso sa opensa, maraming nakakapuna na ang laki talaga ng problema niya sa pagsalo ng bola. Si CJ Perez ay nakabawi sa second half. Naka 8 points din kasama ang tira niya sa crucial pahuling 2 minuto. Magic bunot naman dito itong si Kevin Alas na umambag ng 5 points. Pambuhay sa naghahabol na Pinas. Sila Chris Newsom at Calvin Oftana ay nagtig 4 puntos lang pero nagsigasig din naman sa depensa. Si Super Marcio ay sumaglit. Gayun din si Chris Ross na di masyadong makapwersa sa pagrereklamo. Habang di naman naglaro si Arvin Tolentino. Mantakin mo, halos buong game ay iisipin mong sa China na to. Hype na hype na nga sila eh. Ang kaso itong mga kamaong to ay desididong manalo. Sarap ng panalong to para sa Pinas. Hindi lang dahil tayo'y nasa finals kundi dahil China ang tinalo natin. Tinatambak na nga eh, gusto pang manalo. Sila'y napabelieve it or not kahit si Yao Ming di makapaniwala. Alaus goalie na nga to, makapanood lang. Pero sila'y na NSD lalo na ni Justin Brownlee. Kaya ano na yung masasabi? Winasak na nga tayo noong WC, di pa rin tayo natuto. Yung mga chong, di na umubra tong dati nating pahina. Kaya eto na ang bago nating gawa. Best Player Vlogs, isang mabilis lang. Hanggang dito na lang mga chong, maraming salamat. Hanggang sa muli. I love rock and roll.